Hello, momsies! Tawagin niyo akong si Sassy Lady. Hindi ako proud na ikwento sa inyong other woman ako. Pero I can proudly say na iniwan ko na ang married boyfriend ko last week. Nabulag ako sa pag-ibig dahil sa kanya. Pero nakakita na ako ngayon. Promise. Finally, sinunod ko na ang mama ko. Pero tanong ni Tito Whitney, why does it hurt so bad? Tama yung desisyon ko, diba? Pero hindi natitigil ang iyak ko. Gusto niya makipagkita para ayusin daw yung relasyon namin. Sa totoo lang, tempted ako sa mipot. Kasi paano kung siya pala ang the one for me? Baka naman kaya niya nang iwanan ng wife niya for me. Natatakot ako sa thought na i-let go siya at hindi na ako makahanap ng iba. Help me please. Hoping someday I'll be okay. Hugot bang tawag dyan? Si alam mo ba, Ate, sinulat yan ninyo. Correct. Of course, palakpakan naman natin. Nyoy, ang ganda-ganda. It's one of my favorite songs. Grabe, mga nananakit. Grabe, salamat kuya nyo. Thank you, Nyoy. Such Thank a beautiful you. Song. Hay, nako, eto na, pag-usapan naman natin ang liham nitong si Sassy Lady na talagang siya pa talaga ang sumulat dahil na may problema siya na siya yung third party. So ano talaga ang maipapayo natin sa kanya? Ikaw, Ma'am Shemels. Hindi ako ang magpapayo sa kanya. Sandali lang. Ang nagkarapatan niya mag-message dito sa akin. Sandali, wait. Layo natin yung kuchiga makatay. Bakit siya lang may-message? Ba't nagalit-nagalit ka? Ayun, kasi... Siyempre, bakit siya nag-message dito sa atin na alam naman niya na may something? Huminahong kayo, puso mo. Wala akong magawa nito kasi Sertope. Ikaw na lang sumagot sa Sertope. Ako yan, baka ma... Kalma ka lang, kalma ka. Session tayo mamaya, ha? Ayan. Ayan. Actually, una sa lahat, ano? So, lahat ng sassy girl na nandyan. Sassy girl, sassy boy, sassy lady, sassy, ano, lahat na ng uri. Sassy mga bakla. Oo, sassy mga bakla. Why not? Una sa lahat, we all deserve to be loved. Lahat tayo. We want to love people and we want to be loved in return. But here is the first question that you always need to tell yourself. Willing ka ba na ang pagmamahal na nakukuha mo ay may kahating iba? Yan lagi ang ilagay mo sa isip mo. Kasi you deserve better. Lagi natin tandaan, kung merong mang magmamahal sa atin, gugustuhin natin na minahal tayo nitong taon to ng buong buo. Dahil buo din naman ang pagmamahal na ibabalik natin sa kanila. Okay, I just have to say, the story of me and my husband was kind of similar. I mean, with the stories that we have here. Hindi, ganun talaga. My husband and I started that way. Pero yun kasi, we were good friends. Hindi ko naman sinasadya. Kasi pwede namang mangyari din talaga yun na kagaya ng sinabi mo na hindi mo naman pinipili yung mga mamahalin mo. Hindi mo naman, parang gusto ko ba sadyain nyo? Gusto ko ba na merong masaktan, di ba? Hindi, may mga matitinong tao na hindi naman yun ang iniisip nila. It's just that, sometimes it happened. Meron sa, hindi ko alam kung anong nangyayari sa marriage nila at that time. I don't know, kasi hindi naman ako kasali dun eh. But it happened. But I just have to say, it was so difficult. And if I can bring back the time, I love my husband. But if I could bring back the time, siguro mas gugustuhin ko na wala kaming nasaktan. Na walang dalawang bata na nag-suffer because we wanted to be together. And like you said, before you kunwari meron kang nagustuhan na tao and may asawa pala, hindi mo alam, before you really make yourself involved with this person, isipin mo muna sa sarili mo kung kaya mo din panindigan yun. Kasi it's really very, very, very difficult to be in that. Kung matino kang tao, ha? Kung hindi ka matinong tao, di para dead baka na lang, di ba? Wala kang pake kasi. Wala kang pake. Pero minsan mahirap din maging matinong tao pala. Mahirap talaga sa mundong ito. Yeah. Kasi, you know, for a while, I have to say, I had to live with that guilt
forever, like I was living in that guilt, and my husband would say, it was not about you, it was about me and Michelle. But even then, I was there. I was part of it. I was the third party. And for a time, na-forgive na ako ni Michelle, na-forgive na ako ng mga tao, except me. Aww. I wasn't forgiving myself. And I'm still working on it. And ngayon, ate, naiiyak tuloy ako. Mom, si Ridge, huwag ka na mamaganyan ng si Ridge. No, every now and then, I would remember what happened to us, and I would still be guilty. So, mahirap din to be in that situation na hindi mo naman sinasadya na magmahal ng tao. And I'm a decent person, and I do not want to hurt anyone. And that's the last thing that I would want in my life. Alam mo yun? But it happens.